Doray, samahan niyo na naman ako sa panibago kong menu ngayong araw. Tinatawag ko itong crispy pork ribs. Ayan. Napakabilis at madali lang lutuin to mga kadoray. Simple lang, halo-halo lang tayo ng mga ingredients and then prito-prito lang tayo ngayon, okay? Okay, tara mga kadoray, pero bago 'yan, please, paki-like and subscribe naman muna ng aking channel. Tara mga kaduray! So, ayun mga kaduray. And, i-marinate muna natin sa toyo at saka sa paminta. Ayan, nalagyan ko na siya. Toyo at saka paminta at saka asukal. Ayan. Tapos, haluan lang natin. Wait lang, humugas lang ako kamay. Kasi, maganda kasi pag kinakamay natin paghalo para mahalo talaga siya. Ayan. Ayan, mamarinate lang natin siya. Tapos, lalagyan natin siya ng konting ketchup. Kadoray. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo maraming ketchup, pero ako, konti lang. Ay, yung tamang-tama lang kadami. Ayan. Ayan siya mga kadoray. Tapos, halu-haluin lang natin siya mga kadoray. Ayan. Ayan. Tapos, hayaan lang natin siya siguro mga 30 minutes or 1 hour. Para talaga mag-absorb yung kanyang toyo at saka yung mga ingredients. Yan. Mga ingredients na nilagay natin, hayaan muna natin mag-absorb. Yan. Babalikan natin, ilalagay muna natin siya sa ref. So, ito na siya mga kadoray, oh. Ito na, na-marinate na na. Ayun yung opo, na-marinate na natin siya. Yan. Ready to fry na po ito. Ayan. Sa pag-fry natin ng ribs, spare ribs, ayan, gagamit tayo ng cornstarch mga kadoray. Pero pwede na rin, harina din ang gagamitin. Ayan, pwede rin harina. Pero ako kasi, cornstarch ginagamit ko talaga at saka itlog. Ayan, lagyan yung itlog. Ayan. Ito na siya mga kadoray. Ihalo ko lang siya dito. Ayan. Dinediretso ko na siyang ihalo mga kadoray para mag-mix talaga yung cornstarch at saka yung egg. Ayan. Inahalo ko na siya. Nasa sa inyo kung tansyahin nyo lang yung ano ko kasi tansya-tansya lang yung ginagawa ko. Ayan. Importante naman mga kadoray, ma-fry mo siya, ganyan. Nasa pagtansya lang natin. Ayan, mahalo ko na. Ayan, mix. Kailangan, ayusin nyo lang pag-mix mga kadoray, no? Mahalo talaga yung egg at saka yung cornstarch. Ayan. Susunod natin yung gawin, magpapainit tayo ng mantika. Ayan, hayaan lang muna natin siya. Ayan, magpapainit muna tayo ng mantika. Ayan, meron pala tayong carrots at saka sibuyas mga kadoray para sa side dish natin. Para magmukha namang ano, maganda yung ating ulam. Hinimigas yung matika natin mga kadoray.
habang nagpapainit tayo ng mantika, siyempre, hiwa-hiwain muna natin ito. Ating pang side dish. Ayan, carrots. Masarap kasi kahit pa paano may kunting gulay tayo mga kadoray. Kaya ito nga yung nagagali natin side dish. Pagpamilya lang naman natin ang kakain. Kahit ano naman naisip natin ulam mga kadoray, di ba? Ayan. Saka mga kadoray, importante pag kayo po nagluto ng pagkain para sa inyong pamilya. Ayan. Kahit anong lulutuin nyo pag may pagmamahal, naniniwala po ako dyan na pag niluto nyo na may kasamang pagmamahal, na masarap talaga mga kadoray. Gawin yung inspirasyon yung pamilya nyo na pakakainin nyo sa pagluluto. Ayan. Kasi ako yun lang naman ang sekreto ko sa pagluluto. Inspirasyon ko yung mga anak ko, asawa ko. Siyempre sila yung kakain. Ayan. Kaya sinasarapan ko talaga yung pagluluto ko. Nagugustuhan naman nila, kaya kaya din mga kadoray. Ganon din gawin niya. Kahit anong luto lang yan, tapos may kasamang pagmamahal, kahit ano, gaano kasimple na ulam, mga kadoray. Ayan, pag yan sinamahan niyo ng pagmamahal, ayan, masarap yan mga kadoray. Masarap din yan. Tsaka, importante naman sa pamilya ay kakain ng maayos. Ayan. Hindi yung tuwing kakain, bibili kung saan yung may lutong ulam. Ayan. Masarap din naman yung bibili ka paminsan-minsan, pero yung araw-araw, hindi na rin ano. Magluto tayo mga kadoray. Ayan. Sundan nyo yung mga menu ko pag hindi nyo alam kung paano gagawin. Ayan, pumunta kayo sa channel ko mga kadoray. Ayan, makakakuha kayo doon ng simple pero masarap na mga ulam. Ayan. So, try natin kung mainit na yung ating mantika. Ayan, maingay pa. Sabi nila pag inanimot, maingay pa. Ibig sabihin, di pa gaano maingay. Mga kadoray, pag nag-drinko kayo ng berries, alala lang sa apoy ha, kasi syempre kailangan natin siyang maluto talaga. Ayan, tapos pangit kasi pag bigla yung luto, pagkaluto niya matigas, tsaka hindi siya crispy. Ayan, dapat alala lang sa apoy, alala lang talaga tayo sa apoy. Ayan, so pwede na to mga kadoray. Ayan, hindi na maingay yung mantika. Ilalagay lang natin isa-isa mga kadoray. Ayan, balita rin natin mga kadoray. Alalay sa apoy, tapos lagi nyo pong pabalita rin para huwag po siyang matutong. Ayan.
sarap din itong mga kadoray ihaw. Ayan, yung mix niya kapag prito at saka pag ihaw, parehas lang po. Ayan. Kaya, pwede rin po pang ihaw. Kung ayaw nyo magprito, ihawin nyo po. Ayan. Ang sarap din po yan. Ako kasi, siniprito ko lang siya. So, ito na mga kadoray. Luto ng ating crispy pork ribs. Ayan. Napakasimple at napakadali lang nito mga kadoray. Mabilis lang lutuin, promise. Ayan. Ayan mga kadoray. Kahit napakasimple at napakadali. Walang imposible, di ba? Pagdating sa ating pamilya, kayang-kaya yan, di ba? So, ayan. Ako na naman muli ang inyong tita, si Tita Dora na nagsasabi, magluto para sa pamilya, tara! Salamat mga kadoray! Bye-bye, God bless!